I bury myself in work to forget you. So maaring negative, no, yung inyong pag-uusap kasi sabi nga niya dito, gusto niyang kalimutan ikaw. So nagpapakabisi na lang siya sa trabaho, mga kapigsi. So pwede nating sabihin na maaring negative yung inyong napag-usapan, no? Yan. Na naging resulta para na naging cause, no, para magpakabisi siya, magpakabuwang siya sa trabaho para makalimutan niya ikaw or yung pag-uusap nyo, mga kapiksi. Alright? Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome back to Pinay Pixi Tarot. Ang episode natin for tonight, mga kapiksi, is ano ang nararamdaman niya sa'yo. Ang episode na to or ang video na to is para sa mga may person na fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So kung yan yung zodiac sign ng inyong person, ang video na to ay para sa inyo guys. So titingnan natin kung ano yung current feelings and thoughts ng inyong person sa inyo, mga kapiksi, no? Bago natin basahin tong deck na to, pakinggan muna natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng partner or specific person. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages. Alright? I replay our conversations over and over again. So, meron kayong pag-uusap na naganap between you and your person. Pwedeng positive yung pag-uusap nyo, pwedeng negative, depende sa sitwasyon nyo. One thing for sure is paulit-ulit niyang naiisip yung huling beses or yung time na nagkausap kayo nitong partner mo or specific person. So kung positive man yung pag-uusap nyo or negative, kayo yung nakakaalam nun, di ba? Kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon, pero ibig sabihin nito hindi mawala sa kanya, no? Kaya paulit-ulit niyang naiisip yung inyong pag-uusap, mga kapiksi, kasi pwedeng nagagambala siya or nababalisa siya or something, depende kung positive or negative yung inyong pag-uusap, mga kapiksi. I bury myself in work to forget you. So maaring negative, no, yung inyong pag-uusap kasi sabi nga niya dito, gusto niyang kalimutan ikaw. So nagpapakabisi na lang siya sa trabaho, mga kapiksi. So pwede nating sabihin na maaring negative yung inyong napag-usapan, no? Yan. Na naging resulta para na naging cause, no, para magpakabisi siya, magpakabuwang siya sa trabaho para makalimutan niya ikaw or yung pag-uusap nyo, mga kapiksi. Alright? So parang ginagawa niyang scapegoat yung pagtatrabaho, mga kapiksi. And then yung last na message niya, I feel you even though we are apart. So pwedeng hiwalay na kayo ng person mo, or pwedeng call off lang, or baka LDR kayo, ganyan, or baka naka-temporary pause kayo, or pwedeng hindi naman kayo hiwalay pero pwedeng no contact, silence, silensyo, ganyan. May mga ganun, diba? In a relationship naman, magkasama naman sa bahay pero hindi nag-uusap, no? So yun yung mga ibig sabihin ng we are apart, no? Kumbaga may emotional gap. Yung iba pwedeng may physical gap talaga kayo, physical distance. Yung iba pwedeng emotional gap or emotional distance yung meron sa inyong dalawa ng person mo because of this negative circumstance, no, na nangyari sa relationship nyo ng person mo. So comment down below guys if naka-resonate kayo dito sa mga mensahe na to. Tingnan natin guys kung ano yung current energies sa feelings, kung bakit may mga ganitong klaseng mensahe yung person mo, mga kapiksi, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin, naka-flash sa screen nyo guys yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, na-offer natin sa mga kapiksi natin na gusto nyo maman, umasenso, umunlad, sumagana, maging successful, maging matagumpay sa kanila, maging maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. Kung gusto nyo umunlad at umasenso ng bonggang-bongga guys, no, ang course na yan ay para sa inyo. So tapos na yung sale natin, pero ngayong March guys, may bago tayong promo sa lahat ng mag-a-avail ng course ngayong buwan. Magkakaroon kayo ng one free pampaswerte subliminal kapag nag-avail ng course, kapag nag-avail lang ng course guys. Okay, so if interesado kayo, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. dumadami na guys yung success stories nyan, so huwag na kayo magpahuli, mga kapiksi.
Ito yung energy ng feelings, guys. Ang hinahanap ko ngayon is yung energy ng fire signs. Okay, so shuffle ulit natin siya, guys, kasi hanapin natin yung energy ng fire signs. Ito. So, fire signs kayo ay sila ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. So, tingnan natin, guys, yung nararamdaman nila sa inyo kung bakit ganyan yung tunog ng kanilang mensahe for you. So, nakikita natin na talagang nagpapakabisi sa trabaho itong person mo, mga kapiksiin, meron talagang paglayo na naganap, no? Lumayo ito and either lumayo siya or lumayo ka, kung sino man sa inyong dalawa, pero na nakikita natin na malungkot, no? Malungkot, may distance, and nagpapakabisi itong trabaho mo, pero na obviously na kahit na malayo, no, palaging naaalala or naiisip yung bawat isa. Meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, no, maaring yan yung sign nyo, or baka may ganyan kayo sa natal chart nyo, or baka may ganyan din sila sa natal chart nila. Yung iba sa inyo, maaring long distance, mga kapiksi. Eh, nakita natin na medyo matindi yung pinag-awayan nyo ng inyong person. Pwede rin may kinalaman sa pera, mga kapiksi, yung pinag-awayan nyo, or pwede rin na dahil long distance kayo or LDR kayo. Kasi minsan gano'n, no? Pag LDR, may mga miscommunication talaga, misunderstanding na hindi ma-fix, no? Kasi nagkakaroon, bukod sa magkalayo na kayo physically, parang nagkakaroon din ng insecurities, no? And nararamdaman natin dito na parang nagkaroon ng insecurities of some sort, mga kapiksi, kaya nagkaroon ng conflict sa relationship nyo. Pero nararamdaman natin yung pagmamahal sa isa't isa, guys, no? There's still plenty of love, pero there are also a lot of emotional pain. Ayan na, guys, lumalabas na yung mga emotional pain. Sleepless nights, mga kapiksi, pero nagpapakatatag. So, meron tayong, kumbaga, nagpapakatatag, nagpapakabusy, ganyan. I think both, no? Parang parehas kayo ng energy ng person mo. Yes, namimiss nyo yung isa't isa, mga kapiksi. You both miss each other, guys. I'm sensing na maaring magkaroon ng resolution itong inyong relationship, mga kapiksi, kung kayo ay mag-uusap. Kasi there's still plenty of loving connection between you and your person, guys, no? And parang kung namimiss mo siya, namimiss ka rin ang person mo. Okay? And kailangan nyo lang magkaroon ng space para ma-realize nyo kung gano'n nyo kamahal yung isa't isa, mga kapiksi, pero magliliwanag din sa inyo. Parang may nanira sa inyo, guys, lalo na kung LDR kayo, or pwedeng nagkaroon din ng third party na naging dahilan ng pagkasira ng relationship nyo. Yung third party, pwedeng kasamahan din sa trabaho, mga kapiksi, ng isa, ng isa sa inyo. Baka siya yung may third party or ikaw yung may third party, pero nagkaroon ng betrayal, mga kapiksi, no? Maaring strong third party energy, mga kapiksi. But yeah, kahit na may third party or nagkaroon ng, feeling ko, guys, no, mukhang over na itong third party na to, parang tapos na siya, parang dumaan lang, nang gulo lang. Okay, parang nang gulo lang yung third party, pero it only made him or her realize na ikaw pa rin yung gusto niya, and maaring meron ka rin nasabi sa kanya na hindi maganda na naging dahilan para magkaroon siya ng third party, mga kapiksi, no? Parang ganun din yung nararamdaman natin sa spread, no? So it's not necessarily because may third party siya kaya nag-away kayo. Para kasing nauna munang nagkaroon kayo ng away, tapos nagkaroon siya ng third party, kasi parang nilabas niya lahat ng sama ng loob niya, ganyan. Parang naghanap siya ng kakampi or malalabasan ng hinaing, kumbaga. Okay? Pero this person, he or she loves you, still loves you, or meron pa rin loving connection between the two of you, mga kapiksi. So I guess kailangan nyo lang mag-usap para ma-fix nyo yung inyong relationship, kung gusto nyo talagang ma-fix, mga kapiksi, kasi everything is changeable and malleable. Palagi ko yung sinasabi sa inyo, nothing is impossible, mga kapiksi, no? As long as you can think about it, you can focus on it, you can change it, mga kapiksi. Okay, so mas maganda siguro kung mag-usap talaga kayo,
Pero kung mag-uusap kayo, guys, make sure na mag-uusap kayo ng mahinahon. Kasi kung mag-uusap lang din kayo, tapos mag-aaway kayo, magsusumbatan, it doesn't make sense. Hindi talaga maayos yung relationship nyo. So, kung gusto nyo makipag-usap, dapat harmonious and mapayapa para ma-fix yung inyong relationship. Alright? Pwede rin kayo makinig ng mga subliminals natin, guys. Kung may third party sa inyong relationship, pwede nyo pakinggan yung pampawala ng kabit, pampawala ng balakay, at pampaloyal, at saka para ikaw yung piliin. And kung magkagalit naman kayo, pwede nyo pakinggan yung pampabati subliminal, guys. Kasi parang feeling ko, kailangan nyong magkabate, magkaroon ng forgiveness sa isa't isa para ma-fix yung relationship nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo sa mga energies, guys. Tingnan natin yung love message para sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko, habang sinashuffle ko to, guys, no, remind ko kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel. Sa lahat ng gustong mag-join, mga kapiksi, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin, guys, regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Maganda yung mga videos doon, guys. Marami kayong matututunan. So, join na kayo. So, ito yung ating card, mga kapiksi. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So, sabi ko naman sa inyo, guys, meron pang pagmamahal, no? So, ito yung mensahe na gustong sabihin sa inyo ng person nyo na kahit na magkahiwalay na kayo, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit hindi kayo nagkikita, nandun pa rin yung pagmamahal niya sa inyo, mga kapiksi. So, again, guys, depende na lang sa inyo kung how you will take these messages, mga kapiksi, and how you would like to resolve your issues sa relationship nyo. Kasi kayo naman yan, kayo din yung makaka-resolve na yan, mga kapiksi. It's between you and your person. Sabayan nyo ng pagdadasal, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga messages nyo for more March tarot readings. Ito yung playlist natin, guys. Hanapin nyo na lang yung para sa sojak sa inyo or kung anong gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.